masayang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po muli ang inyong palatuntunang AdventistMed Facebook Live at kami po ay live na live dito mula po dito sa Adventist Medical Center Manila at sa pamamagitan po ng kanyang Lifestyle Medicine Department. Ngayong araw pong ito, bibigyang daan po natin ang isang napakahalagang usapan na nauukol po sa ating mga puso. At bago po tayo magtungo at ipakilala ko po ang ating guest, ay tayo po muna ay manalangin. Minamahal naming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan at sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinapahiram sa amin. Salamat din po sa pagkakataong muli kami ay magkakasama-sama upang sa gayon kami po ay matuto at malaman namin ang nauukol sa isang karamdaman. Amin pong hinihiling na inyo ka po kaming samahan at nawa po itong programang ito ay maging pagpapala sa lahat ng aming mga tagapakinig. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At dahil nga po next week, exactly next week po, March 24 ay isang taon na tayo sa ERE. Ito pong ating mga gagawing programa simula po ngayon ay mga special edition po ito. Mga special na topiko para po sa inyong lahat na walang sawang tumangkilik, sumubaybay sa programa po na ang AdventistMed Facebook Live, ang health education arm ng ating pong minamahal na ospital, Adventist Medical Center, Manila. At ngayong araw po ngang ito, ang ating pag-uusapan ay rheumatic heart disease. Yan. So, ito po ay bihira nating mapakinggan. At tayo po ay nagpapasalamat dapagkat kasama po natin ang isa sa ating mga espesyalista sa puso dito po sa ating ospital, sa ating mga consultants sa cardiology, no? Pediatric and interventional cardiology. At siya po ay diplomate ng Philippine College of Philippine Pediatric Society and diplomate din ng Philippine College of Cardiology. Siya po ay walang iba kundi si Dr. Elissa Dyann Soriano. Magandang umaga po, Dr. Dyann. Good morning po, Sir Will. At salamat din po sa invitation po na mag share po sa inyo dito po sa inyong programa po. Okay po. At ngayon pa lamang po, kami papasalamat na kami sa inyo on behalf of Dr. Linda Lim Barona, ang ating pong director ng Lifestyle Medicine Department. So ano nga po ba itong rheumatic heart disease na ito? At ano ang kanyang mga dahilan, mga sanhi, mga risk factors? Mm-hmm. At paano din natin ito gagamutin kung meron na tayo nito? At syempre, sa last part, hindi po natin pwedeng kaligtaan ang mga lifestyle intervention po na pwede nating gawin upang mapigilan or ma-prevent and at the same time sa cure ng karamdaman pong ito. At yan po, maaari po kayong magtanong. Yan. Ang mga tanong po ninyo sa loob ng isang oras na ito na ating programa ay libre po. Libre po yan na sasagutin ni Doktora. At siyempre, i-share nyo po at i-watch party para marami rin ang makapanood. So, bigay po natin ang ating panahon kay Dr. Dyann. Thank you po again, Sir Will, and salamat din po sa Adventist Medical Center Manila for inviting me to talk on this very important topic. So, for some, no, yung iba hindi masyado familiar dito sa rheumatic heart disease, but this is actually a very significant disease na nagko-cause ng matinding karamdaman at minsan pagka-apekto pa ng puso at pagka-apekto pa ng buong pagkatao ng isang bata na mayroong rheumatic heart disease. So this is very important po. So ano ba ang rheumatic heart disease? So bago magkaroon ng rheumatic heart disease, nagsisimula muna ito sa rheumatic fever or sa Tagalog, ang tawag namin dito ay rayumang lagnat. So ang rheumatic fever ay isang inflammatory process na nanggagaling sa nakaraan na infeksyon sa lalamunan. So parang ito ay sanhi dito ay isang bacterial infection sa lalamunan or simpleng tonsillitis or tonsillopharyngitis na ang cause ay streptococcus bacteria or streptococcus infection. So dahil dito sa streptococcus infection na to, nagkakaroon ng mga
nagtitrigger ng mga immunologic processes at ito ay eventually nagkukos ng pamamaga ng iba't ibang parte ng katawan. Kasama dito ang puso, ang utak, ang balat, ang joints. Kaya po pwede itong mag-cause ng significant illness sa isang pasyenteng merong rheumatic fever and eventually rheumatic heart disease. So, sabi ng American Heart Association no, na ang rheumatic heart disease ay isa sa pinaka-importanting causes ng cardiovascular morbidity and mortality among socially and economically disadvantaged populations all over the world. So, anong ibig sabihin ito? Mas common ito sa developing countries and ang Pilipinas ay isa sa mga developing countries. So, bakit tayo predisposed to having rheumatic fever or rheumatic heart disease kumpara sa mga ibang bansa? Bakit ito sobrang common sa Pilipinas? Kasi ang isa sa mga predisposing factors nito ay environmental factor. So, sa ating bansa, common yan ang overcrowding, syempre with poverty, no, sama-sama sa isang kwarto usually or yung school, minsan maraming bata na nagsasama-sama sa classroom, and then poor ventilation ng mga kwarto, poor sanitation, poor hygiene na rin, and kasama na rin syempre yung mga effects ng malnutrition. Kaya ito ay very common dito sa ating bansa. So, bago ka magkaroon ng rheumatic fever, kailangan muna magkaroon ka ng tinatawag natin na strep throat, or ito yung infection sa lalamunan na ang sanhi ay streptococcal infection. Mm-hmm. Hindi rin lahat ng nagkakaroon ng strep throat or tonsillitis ay magkakaroon ng rheumatic fever. Meron din kaming tinatawag na genetic predisposition. So, ibig sabihin, meron lang mga certain individuals na prone magkaroon nito. No? Mm-hmm. So, merong mga nasa lahiyan, sa genes natin na may mga nagtitrigger ng immunologic reaction. So, minsan meron tayong mga antigen sa dugo na nagkukos para maging mas ano tayo, mas prone to having rheumatic fever. So, pagka ang strep throat or ang infection sa lalamunan ay hindi na nagamot agad at ikaw ay merong genetic predisposition and environmental factors, pwede tayong magkaroon ng tinatawag na rheumatic fever and eventually rheumatic heart disease. So, hindi lahat ng tonsillitis, kasi parang napaka-common po, Sir Will, na ang tonsillitis no, sa mga bata. Hindi lahat ng tonsillitis ay magkukos ng rheumatic fever, sabi ko nga kanina. Merong bacterial, meron din naman na viral na pharyngitis. No? So, ang bacterial pharyngitis na ang sanhi ay streptococcal, yan ang nakakakos ng rheumatic fever. So, paano natin ito madi-differentiate? Ang strep pharyngitis or strep throat ay mas common sa mga taglamig, tagulan. Ang viral, any time of the year, usually nangyayari yan. So, for strep throat, mas common to sa 5 to 15 years old. Mm-hmm. And then, biglaan lang to lalagnatin, sasakit ang lalamunan. Mm-hmm. Kadalasan, kapag viral, doon may kasamang mga ibang symptoms like ubo, sipon. No? So, sa strep pharyngitis, kadalasan, sore throat lang talaga, pero merong kasamang poor appetite, mahina ang gana sa pagkain, tapos nasakit din ang buong katawan. So, usually, mas matamlay tingnan ang mga pasyenteng may strep pharyngitis rather than viral pharyngitis. At sa physical examination naman, kaya kailangan magpatingin kayo sa doktor, kasi ma-differentiate din namin ito based on pagsilip namin sa lalamunan ninyo. So, kapag strep throat, ang tawag namin doon sa pamumula ng lalamunan ay beefy red. So, pulang-pula po talaga siya at may nana na nakikita sa tonsils. Kapag naman viral pharyngitis, usually parang yung buong tonsillopharyngeal area medyo mapula, so homogeneous yung pagka red niya. While in strep pharyngitis, mapula yung tonsils, malaki usually, and then meron talaga kaming nakikitang nana, or ito yung exudate sa tinatawag natin. Tapos ang kulane, common naman yan sa bata, no? Madalas natin yan makapasa bata, normal po yun. Pero kapag may strep throat, ang mga kulani ay tender, meaning masakit, malalaki, at makakapa natin na medyo maga ang kanilang mga, or malalaki ang mga cervical lymph nodes or lymph nodes dito po sa leeg. So again,
pag nagkaroon ng strep throat, posibleng magkaroon ng rheumatic fever. At sa paulit-ulit na rheumatic fever, tsaka tayo magkakaroon ng rheumatic heart disease. So nagsisimula ito lahat sa simpleng tonsillitis or tonsillopharyngitis lamang. Mm-hmm. So kapag ang bacteria na streptococcus ang sanhi ng strep throat, at ito ay hindi nagamot, ang bacteria na to ay pwedeng mag-trigger ng immunologic processes or magre-release sila ng mga substances na magti-trigger ng sunod-sunod na immunologic reaction, and eventually magkukos na ito ng pamamaga ng iba't ibang parte ng katawan, at pag paulit-ulit ito, tsaka po pwedeng magkaroon ng rheumatic heart disease. So, minsan sasabihin na sa atin ng mga magulang, binigyan ko naman po ng antibiotiko, binigyan ko naman po ng gamot na katulad ng gamot ng kapatid niya, kasi dati naresetahan po yung kapatid niya, kaya ginaya ko lang po. Tama po ba ito? Hindi po. Kasi hindi po, kapag po hindi tama ang gamot na binigay or hindi tama ang duration ng antibiotics, ineffective po ang ating treatment. At kapag ineffective po or incomplete ang treatment natin, parang kinikiliti lang natin ang bacteria, and eventually itong bacteria na to magde-develop pa nga siya ng resistance over the antibiotic, parang mas tatapang pa siya, no? So mas delikado po yun. So ganun pa rin, kahit nag-antibiotic ka pero binigay mo lang ng 3 araw, 5 araw dahil sa tingin mo okay na, pwede pa rin itong lumala, pwede pa rin itong mag-cause ng rheumatic fever eventually. So ang pinaka-important po dito is primary treatment ng strep throat at tamang treatment po. Siguro bago tayo magpatuloy, Doktora, no? Okay na po bang audio ni Doktora? Naririnig na ninyo ng mabuti? No? Okay. Ito po ay hindi, I think it's not an accident, because ang inyo pong lingkod, Doktora, ay isang batang lumaki na madalas tinotonsillitis. At ito pong pinag-uusapan natin ay ginawang panakot sa akin. Ah, opo. Ako daw ay magkakaroon ng rheumatic heart disease. Opo. Kung hindi ko aayusin ang aking, because almost in a month, hindi pwedeng hindi ako totonsillitis. Mm, ako okay po'y lumalaki. Opo. And then ako'y medyo umano yung aking pakiramdam, dahil nakita ko parang hindi ako dun sa strep. Dun ako sa viral. Sa kasi viral. Ngayong matanda, minsan umaatake pa rin. Kasi ang, very common talaga po yan sa atin. No? Pero yun nga, hindi naman lahat mag-lead into rheumatic fever and rheumatic heart disease. Ano po ba ang karakteristik ng isang taong may rheumatic fever? So pag ito, dito na po tayo pupunta sa susunod na ano po natin. Sige so po. Paano po natin nadadiagnose ang rheumatic fever? Paano natin nasasabi na parang rheumatic fever na to, hindi lang siya nag-complicate na ang kanyang strep pharyngitis. Sige so po. Ang aming basihan po ay ang tinatawag na Jones criteria. Mm-hmm. Meron po kaming major criteria and minor criteria. So sa major criteria po, sabi ko nga po, no, ang rheumatic fever ay pamamaga ng iba't ibang parte ng katawan. So pag apektado ang puso, pamamaga ng puso, carditis po ang tawag namin doon. Pwede rin pong pamamaga ng joints or arthritis po. So usually malalaking joints, i-discuss natin yan later on. Mm-hmm. And then pwede rin pong pamamaga ng utak, ang manifestation nito ay yung chorea. At sa balat naman po, subcutaneous nodules and erythema marginatum. Meron din tayong minor criteria na tinatawag. So, lagnat, pananakit ng kasukasuan or arthralgia, at saka mga laboratorio sa dugo. So, para masabi na ito ay rheumatic fever, kinakailangan na merong dalawang major na criteria or isang major criteria, dalawang minor criteria. So, kaya kailangan doktor po ang mag, hindi siya ganun kasimple, doktor po dapat ang magpapa-check ka po sa doktor para masabi na ay mukhang ano na po ito, pasok na po ito sa criteria ng rheumatic fever. So isa-isahin natin ang mga criteria, no, lalo na yung major criteria. So ang pinaka-importante at syempre pinaka-concern natin ay ang carditis or pamamaga ng puso. So any part of the heart can be affected. Pwedeng kahit anong parte ng puso po pwedeng mamaga. Pero ang pinaka-common is pamamaga ng mga balbula ng puso. So ang puso natin, alam natin, isa siyang parang pump
nagpa-pump siya ng dugo towards the lungs and towards the body. At itong mga valvula na to ay nagsisilbi na mga gate or parang pintuan, no, kung saan dumadaloy ang dugo. So kapag naapektuhan itong mga valvula na to at nasira ang mga valvula, ang dugo ay hindi effectively at completely lumalabas sa puso. So pwede itong mag-cause ng backflow ng blood and eventually pwedeng lumaki ang puso. Dito na po nagsisimula ang mga symptoms ng heart failure, no? Kapag namaga po ang mga valvula. So yan po ay isa sa pinaka-seryosong komplikasyon ng rheumatic fever kapag po namaga ang puso at hindi po ito na-resolve and eventually pwedeng magkaroon ng rheumatic heart disease. So kapag mild lang, usually ang presentation ay simpleng ano lang, pagkabog ng dibdib or chest pain. Pero kapag matindi ang pamamaga ng puso, dito na pumapasok na ang mga symptoms ng heart failure. Kasama na dito yung hirap huminga, nagmamanas, at saka lumalaki ang puso. Makikita natin to sa X-ray or ECG or kahit sa physical examination kapag nagpa-check up ka. At kung matindi ang pagmaga ng puso, pwede itong tumagal ng 2 to 6 months bago completely makarecover. Mm-hmm. And then yung pangalawang major criteria natin is arthritis or pamamaga ng kasukasuan. No? So hindi lang basta joint pain, talagang merong swelling. So usually ang aming description for the arthritis ay migratory polyarthritis, meaning palipat-lipat po siya. So minsan magsisimula sa tuhod, kinabukasan nandito naman sa elbow, palipat-lipat po siya, no, at hindi siya nagsistay sa isang joint lang. Tapos namamaga talaga. Pero usually ito naman ay self-limiting, meaning kusa siyang mawawala at hindi naman nagko-cause ng long-term deformity or hindi naman siya magko-cause ng deformity sa paa, no? Nag-resolve din siya. Ang isa pang major criteria ay ang tinatawag namin na Sydenham chorea. So ito ay yung manifestation ng pamamaga ng utak. So kapag yung mga immunologic substances, no, na apektuhan na ang utak, merong mga parts ng utak natin na responsible for the involuntary movement or yung paggalaw-galaw. Kaya ito parang ang tawag nila dito is parang sumasayaw yung bata involuntarily, hindi niya sinasadyang gawin yon. Yung kamay malikot, galaw ng galaw, minsan sa speech naaapektuhan, sa pagsulat naaapektuhan. So ito late na lumalabas, hindi to nakikita agad-agad. So ito minsan lalabas to after 6 months pa ng rheumatic fever, hindi siya yung immediately after the strep throat and then sa rheumatic fever. Next is subcutaneous nodules and erythema marginatum. Ito mga skin manifestation to na nakikita natin sa acute rheumatic fever. So ang erythema marginatum para siyang rashes, pero ang ano niya is malalaking patches sa trunk and sa proximal part ng extremity. And then mapula ang gilid, maputi ang loob, so medyo pale yung inside. And then ito ay madalas na nakikita, mabilis din lang din to mawala. So usually pwede to makita kapag naliligo ng mainit na tubig and then pagka pinipindot mo para siyang nagdi-disappear. So ito hindi to nakikita sa maraming pasyente, pati yung subcutaneous nodules na pinakita ko po kanina. Okay, so itong mga major criteria na to, hindi lahat, no, na-observe natin sa lahat ng pasyente. Kaya nga siya, kaya kailangan makita natin yung kabuuan ng patient, no, kaya kailangan po magpapa-check up po talaga. So hindi automatic na may ganitong rash, rheumatic fever agad. Yeah. Hindi automatic na may arthritis, rheumatic fever po agad. So sinusunod po natin ang Jones criteria. So matinding examination, ano? Yes, yes po. Tama po. Ano, in layman's term, ay kailangan talagang tignan at suriing mabuti, no, ng isang espesyalista bago po natin ito masabing merong ang bata ng rheumatic heart fever. Opo. Yes. Siguro po. Isang katanungan, doktora, at this point ay ilan na sa mga bata, no? Kung 10 bata, ilan kaya ang maaring magkaganito? Okay. So hindi po siya actually ganun ka-common. Sabi ko nga maraming factors, ano. So usually kung sa mga pasyente na nagkakaroon ng rheumatic fever, less than 5% yung mag-go into rheumatic heart disease. Oh. Ang importante din kasi lalo na ngayon, nababawasan na ang
incidents dahil syempre mas maalam na 'yung mga tao, mas ang importante nga dito is primary and secondary prevention, didiscuss ko mamaya. Mm-hmm. So with siguro dahil sa mga advocacy ng mga programang katulad ninyo ng mga ospital, mas lumalawak ang kaalaman ng mga tao at nababawasan na po ang incidents po nito. So hindi na po siya katulad before na talagang mas mataas po ang incidence ng rheumatic heart disease, no, sa mga pasyenteng nagkakaroon ng rheumatic fever dahil paulit-ulit na nagkakaroon ng atake, palala ng palala ang epekto sa puso. Ayan. Salamat po. At bago po tayo magpatuloy, Doktora, batiin ko lang itong mga nakatutok po sa atin. No? Apa. From Toronto, Canada, si Ninang Betty Frias, si Francesco Del Moro, si Sir Lito Montesines, si Lendel Dan Soriano, and then Rocky Sumwingit, and then si Sir Elmer Daos, no? At syempre si Rachel Gaurino del Rosario, may tanong siya. Mamaya na lang po siguro natin ito sagutin. Tsaka ito si Doktora Linda din, may tanong. And si Ma'am Olivia Andrade, no? Mayroon din siyang tanong. At nanonood din sa atin si Dr. Lalaine Alfanoso mula dyan sa SSD, no? Sa Silang, Cavite. Salamat po. So, patuloy lang po ninyong ilagay yung inyong mga katanungan. Mamaya po, sasagutin natin ito. Bigay uli po natin ang panahon kay Doc Dyann. Okay, sige po. So, bukod po doon sa major criteria na diniscuss ko kanina, meron pa tayong mga tinatawag na minor criteria, no? Mm-hmm. So, ano-ano ang mga ito? Lagnat, laboratorio sa dugo, yung tinatawag namin na elevated acute phase reactant. So, yung doctor ninyo may request for a laboratory exam like ESR and CRP. And meron ding nakikita mga changes sa ECG. So, pwede rin mag-request ng ECG ang inyong doktor at it para mapasok sa minor criteria ng Jones criteria. So, bukod po dun sa major criteria na diniscuss natin, minor criteria, ang pinaka-importanting bahagi ng diagnosis ng rheumatic fever ay ang ebidensya na nagkaroon nga ng strep infection or streptococcal pharyngitis. So, meron ding mga laboratorio na kinukuha para dito. Ito yung tinatawag namin na ASO, minsan throat culture, pero hindi na siya ganun ka, hindi na siya madalas ginagawa. And then, rapid antigen din po. So, itong mga laboratorio na to ay pwedeng i-request ng inyong doktor just to document na nagkaroon nga ng strep infection. Okay, so pero kailangan din i-interpret ito ng carefully kasi hindi ibig sabihin na positive ang laboratorio rheumatic fever agad, no? Mm-hmm. So meron syempre actually ang strep po na bacteria, may mga tao na meron talagang bacteria, no? Hindi lang lahat nagkakaroon ng rheumatic fever. So pwedeng makita talaga siya sa laboratory, pwede siyang positive. So we really have to interpret and take all the information together before we say na rheumatic fever nga po ito or rheumatic heart disease. Okay, so punta naman tayo sa gamutan. No? So sa gamutan ng rheumatic fever at syempre gamutan ng strep throat, ito ang pinaka-importante kasi kapag napigilan natin ang strep throat or nagamot natin ang streptococcal pharyngitis, maiiwasan natin ang pagkaroon ng rheumatic fever at maiiwasan natin ang pag-develop into rheumatic heart disease. So for the treatment, may tinatawag kami na primary prevention. Ito yung paggamot ng ano mismo ng streptococcal pharyngitis. So bibigyan kayo ng antibiotic ng doktor ninyo, either oral, pwede rin IV para sa mga pasyenteng talagang hinang-hina at kailangan ma-admit, at pwede rin naman pong injection ito, no? Injection ay single dose, and then injection sa ugat ay for 10 days po, and then yung iniinom na gamot ay for 10 days. Mm-hmm. And then meron din kami tinatawag na secondary prophylaxis. So kapag po ang pasyente ay na-diagnose na ng rheumatic fever, po pwede na po itong mag-atake, no? At kapag nangyari po yun, tsaka pwedeng mag-develop into rheumatic heart disease. Kaya ang secondary prophylaxis po ay kumbaga parang maintenance. Mm-hmm. Binibigyan ng antibiotic every 21 days. So injection po ito sa malaking muscle sa dito sa may puwet natin, pero sa muscle lang siya. Binibigay siya every 3 to 4 weeks. Pero sa Pilipinas, dahil very common ito, every 3 weeks natin binibigay. Pwede rin naman na oral na gamot, so penicillin or erythromycin, pero dapat araw-araw.
So ano ang rationale nito? Bakit natin kailangan magbigay ng antibiotic every 21 days or kapag oral ay iniinom? Kasi kapag binigyan ka ng antibiotic, ang level ng antibiotic sa katawan mo, syempre mataas pa, no? Hindi ka magkakaroon ng subsequent na infection ng streptococcus. Mm-hmm. So, kapag kasi bumaba na ang level ng antibiotic mo sa katawan, pwede ka na naman magkaroon ng another streptococcal infection, pwede ka na naman magkaroon ng atake ng rheumatic fever, at pwede na namang atakihin ang iyong ang mga valvula ng iyong puso. Okay? So, meron pa tayong mga ibang gamutan na binibigay katulad ng mga anti-inflammatory treatment, and syempre kapag po ang rheumatic heart disease ay hindi natin ay kumbaga lumala na at naging complicated na, ito na po yung mga kailangan na natin maggamutan para sa heart failure. Nagbibigay na po tayo ng mga gamot for heart failure. And kapag talagang medyo malala na po ang damage na nangyari sa puso, pwede pa pong maoperahan or mapalitan o ma-repair ang valvula ng puso. So depende po sa damage na nagawa po niya. So yun ang iniiwasan natin. Syempre, ayaw natin ng isang bata maoperahan sa puso, no, dahil lang sa hindi nagamot ang kanyang simpleng tonsillitis. So yun ang ating advocacy na sana eh ma-share natin sa lahat ng tao na ang simpleng paggamot at simpleng pagpapa-check up sa doktor ay pwedeng makaiwas sa matinding kumbaga kalbaryo sa bata na maoperahan. Yes, opo. So natutuwa po ako diyan sa erythromycin, doktora, no, dahil ako from 250 to 500. So medyo suki po kayo. Naging vitamina ko na yata yan. Suki po kayo sa sa gamutan ko. It really po helps. It really helps. Yung sinasabi niyong lalala, gagrabe. Talagang naranasan ko po yun. Na talaga ako hindi makapasok. Oo. Pero pag nakainom na after several days, okay na po okay ulit. Na. Kaya po, importante po talaga ang gamutan. So, punta tayo sa duration ng treatment. So, ang kadalasan na tanong, ito po ba ay panghabang buhay na po? Yo. Na magagamutan po ba ang aking anak? So, kapag po ito ay simpleng rheumatic fever lang po, na walang ebidensya ng pamamaga ng puso, pwedeng ibigay ang secondary prophylaxis. Ito yung injection na sinasabi ko po, or daily na antibiotic for 5 years, or from the attack, or until 21 years old, whichever is longer. So kung ang bata ay sabihin nating 15 years old, so ang ika 5 years ay 20 years old siya, no, pero mas mahaba ang 21 years old, so until 21 years old siya sa secondary prophylaxis or magagamutan. So kapag naman po rheumatic fever na may ebidensya na namamaga ang puso, pero hindi pa matatawag na talagang rheumatic heart disease, kumbaga na magalang for the time being acutely, pero nag-resolve din, 10 years ibibigay ang secondary prophylaxis, or 21 years old, again whichever is longer, kung ano ang mas mahaba. Pero pag ito ay rheumatic fever na nagcarditis and then meron na talagang damage sa valvula ng puso, 10 years from the last attack, or 40 until 40 years old, whichever is longer, at posible pa pong panghabang buhay. Mm-hmm. Depende po sa damage na nagawa po sa inyong valvula or sa puso po. Okay, so po, imagine yung burden nito sa isang bata na every 21 days for the next 10 years or even lifetime, no, pupunta sa doktor at i-injectionan. Kaya sobra naming ine-emphasize kaming mga pediatric cardiologists ang prevention, kasi maiiwasan naman siya. Opo. Okay. So kapag po ito ay talagang rheumatic heart disease na, so ito ay syempre regular na follow-up sa inyong cardiologist para makita kung may recurrence to the echo. Ito po ay para ma-monitor ang kalagayan ng puso. And then yun nga po, yung secondary prophylaxis, ito po yung injection po na sinasabi ko every 21 days. And kapag magpapagawa ng mga procedures ng dental or oral procedures, nagbibigay rin po ng antibiotic para maiwasan naman ang further infection or yung tinatawag naming infective endocarditis, no. And syempre, kung talagang may symptoms ng heart failure, ayan, medyo limited na yung activities ng bata. Minsan, hindi na po nakakapasok sa school. Pero syempre, depende po yan sa severity ng heart failure po at severity ng valvular lesion. Okay, so ito pong huling slide ko po ay very important. At dito na po tayo sa
prevention and management of acute rheumatic fever and rheumatic heart disease. So sabi ko nga po, this is a very preventable disease. So yeah, una, nagsisimula ito sa isang susceptible host, or ang susceptible host ay isang bata na may genetic predisposition, yung din sinabi ko po kanina. May environmental factors katulad ng overcrowding, poor sanitation, poor nutrition, at nagkaroon po ng streptococcal infection, tsaka po itong pwedeng mag-proceed into acute rheumatic fever, eventually pwedeng mag-proceed to acute rheumatic, to rheumatic heart disease, and eventually pwedeng maging malalang rheumatic heart disease. So lahat po ng nakikita nyo yung mga nasa red box, ito po yung mga steps ng prevention na maaari nating gawin. So kapag ang isang, lahat naman tayo, hindi natin alam sino talaga ang susceptible host, no? So ang importante dyan ay syempre good hygiene, tapos hand hygiene, no? So syempre with the pandemic, mas naging ano na tayo, mas naging conscious na tayo sa paghugas ng kamay, sa pag social distancing. So maybe it will help also decrease the incidence of rheumatic fever and strep throat in our country. Mm-hmm. So yan yung unang ano natin, yung primordial prevention, pwede nating pigilan at that point pa lang ang pagkakaroon ng strep throat. So ngayon, kapag nagkaroon na ng streptococcal infection, pwede pa rin natin pigilan ang pag-proceed to acute rheumatic fever sa pamamagitan ng tamang gamutan. So early diagnosis and intervention, so pwede natin pigilan at that point pa lang. Kapag kunyari, dumiretso na sa rheumatic fever, paano naman natin pipigilan na umusad siya or dumiretso sa rheumatic heart disease? Ito naman yung secondary prophylaxis, yung every 21 days or daily medication po na sinasabi ko. Ngayon, kung kapag naman rheumatic heart disease na, paano natin mapipigilan na magkaroon ng matinding morbidity or talagang malalang sakit at pwede pang ikamatay ng bata? Diyan naman pumapasok ang tulong ng inyong pediatric cardiologist para po sa medical and surgical management of RHD. So makikita natin, no, ang daming points kung saan natin siya pwede pigilan na mag-progress. Kaya lahat ng mga bata dapat ano na eh, kung meron lang tayong vaccine ng group A strep, kaya lang wala pa eh. No, so lahat ng bata, lahat ng magulang dapat aware sa mga possible complications para po kapag na-identify natin itong mga symptoms, makapagpa-check up agad tayo sa doctor, and from the onset pa lang, streptococcal pharyngitis pa lang, tonsillitis pa lang, mapigilan na po natin. So, wow, ganun po siya ka-importante po. So, napakaganda po, no? Lalo tigit narinig natin kay Dr. Dyann na this is a preventable disease, ano? Kung ito'y maagapan at mamamanage agad, ito po ay hindi naaabot pa, no, sa sukdulan, ano, ng mga komplikasyon. So mayroon po mga katanungan dito, doktora, no? Sabi ito, tingnan natin kung connected ba ito. Sabi niya ni Ma'am Rachel Del Rosario, ask ko lang po, pag may murmuring of the heart, delikado po ba 'yun, doc? Ah, okay. So ang murmur of the heart po, yan ay naririnig namin kapag naglalagay kami ng stethoscope sa dibdib ng bata. So kapag merong murmur, ibig sabihin po nito may turbulence ng blood flow, meaning meron pong kumbaga sa daloy ng dugo, merong hindi normal na nangyayari doon. Mm-hmm. Ang murmur po ay po pwedeng normal, pwede rin po siyang pathologic. So pwedeng dahil sa sakit na merong mga butas sa puso, pwedeng sira ang balbila, pwedeng magka-murmur. Pero kailangan po ay magpa-check up kasi meron din naman kaming tinatawag na innocent murmur or innocenting murmur na minsan naririnig lang din to sa bata. Pwede rin po siyang marinig kapag medyo mababa ang dugo, no, so or anemic. So hindi po lahat ng murmur delikado, pero kapag naringgan ng murmur, kailangan po ng further investigation po. Yan. Salamat po. Ito po si Doc Linda, sabi niya ang pagkain po ba ng matatamis at pag-inom ng malalamig ay bawal sa mga bata na madalas, parang sa akin to, na mag-tonsillitis. Okay. So very common question po yan, no, sa mula sa mga magulang. Mm-hmm. So theoretically speaking, hindi naman po nanggagaling sa matatamis or malalamig na pagkain ang bacteria na streptococcus. Sabi ko nga po, ito ay napapasa from person to person via droplet. So nakakahawa siya. So kung kunyari, kain ka lang ng kain ng matamis pero wala naman ikaw na-encounter na merong strep infection,
infection, hindi ka magkakaroon. Pero bakit natin pinipigilan yung mga bata? No? Kasi pwede rin siyang, so syempre kapag kumain tayo ng matamis, nagkakaroon ng mga sugar na sediments sa lalamunan natin, pwede rin siyang maging, kumbaga, in layman's term, ay pagkain ng bacteria. So, pupwedeng magkaroon ng overgrowth pa rin ng bacteria, kaya natin pinipigilan. But technically, hindi doon galing ang streptococcal infection. Ang sa malamig naman, usually kasi, hindi rin siya talaga yung gamot, no, para mapigilan ng strep infection. Pero usually, ang ina-advise is medyo warm kasi mas soothing siya sa throat. So, yun lang yun. Parang ano lang siya po. Symptomatic treatment lang kumbaga. Kung ano yung mga pwede natin ibigay para makabawas sa discomfort na nararamdaman po ng bata. Yan. Which is, I myself, ano? Ganun po ang naging karanasan ko. Kaya, hindi ko naman nagiging regret, no? That I was deprived for ice cream and chocolate and everything. Pero kasi po ako personally, inobserbahan ko talaga. Yung simpleng orange juice na matamis, na malamig. Makatinaagad sa lalamunan. Or soft drinks, or chocolate, or halo-halo, or ice cream. Talagang, pero ngayon pong malaki na ako, talagang pag napakain talaga ako ng ganun, kailangan warm water ang kasunod. Para po ma-wash off yung natitir. Yes, opo, yung mga residual na sugar, kailangan po siya ma-wash off. So, important din ang gargling, syempre, mouth hygiene natin, oral hygiene, kumbaga. So, salamat po, Doktora. Ito si Ma'am Olivia Andrade, si Ninong Noel Prias, Sir Ruben Paragat Senior, si Sir Stansky Bong, si Ma'am Sally Cabaral, si Sir Angelo Redaha, taga Bulacan ito, and then si Richelle Cabusas. Ito si Ma'am Miriam Ildeponso, sabi niya, Doc, pinaalis na po namin yung tonsil ng daughter ko dahil sa takot sa magka-rheumatic heart siya. Dahil recurrent na po ang tonsillitis niya noon. May assurance po ba na di na siya magkaka-rheumatic heart? Salamat po. Ang tonsillectomy po or pagtanggal ng tonsils, ina-advise yan usually kapag sobrang dalas talagang magkaroon ng tonsillitis. So usually ang indication ay more than 7 times per year magkaroon. Minsan ina-advise na. But then again po, hindi siya assurance na never na magkakaroon ng strep infection. Mas important pa rin para sa amin ang secondary prophylaxis, yung sinasabi namin gamutan and injection. Pero nababawasan ang recurrences, kumbaga nababawasan po ang possibility, pero hindi po siya 100% assurance po. So, ganun pa rin, kahit po na natanggalan na ng tonsils, dapat po susundin pa rin po ang mga na-mention po natin na mga prevention po. Yeah. Napakaganda pong information yan. Kasi, gaya po ng mga naririnig natin na pagka wala ng tonsil ay hindi na okay na daw. Kahit na anong gawin na, pwede nang gawin. No? So, hindi po pala. Mas lalong tayong mag-iingat, mga kaibigan. Ano? So, si Ma'am Arlene Corpus ay nanonood din. Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga tumutok at nakisali sa ating talakayan. At ngayon po, bago tayo matapos, ay gusto ko pong bigyang daan muli itong ating Lifestyle is Medicine Intervention Program. Nakagabi po, nagsimula na. At meron po tayong mahigit kumulang mga 30, no? 30 participants. At ang good news po, pwede pang humabol. Ayan, sapagkat ito po ay online lamang. Online seminar, no? At meron dito pong siyempre may mga lectures, a cooking demo, and of course meron kayong support groups, no? So panoorin po muli natin itong ating Lifestyle is Medicine Intervention Program na nag-uumpisa na po at pwede pa kayong humabol. Lifestyle is Medicine. L is for laughter, the stress reliever. I for interaction, the friendly immune booster. F is for food and fluid, the taste of health and the thirst quencher. E is for exercise, the preserving power of motion. S is for sleep, the body restorer. T is for temperance,
The key to balanced life. Y, your faith, the divine healer. L is for light, the energy giver. And E, environment, the lifesaver. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies. Indeed, lifestyle is medicine. Maraming salamat po sa lahat ng mga naging bahagi na ng ating Lifestyle is Medicine Intervention Program. At nawa po yung mga gusto pang humabol at na nakapag-isip-isip na, oh, pwede pala, no? Makakatulong pala ito kahit nasa bahay lang kayo. Ay pwede po kayong sumali ito sa ating abot kayang Lifestyle Intervention Program. Okay? So ngayon po nga part na to, tayo po ay magkakaroon na ng closing part. Gusto po namin munang iwanan ni Doktora sa inyo itong Bible verse na ito na ating napili ngayong araw na to. Sabi po sa Psalm 73 verse 26, sabi po, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." So napakaganda po, no? Na kung tayo ay nagkakaroon na ng problema, no? At meron na tayong nararamdaman, no? Ang Diyos po ay nandyan pa rin. At kung tayo po ay makikipagtulungan, no? We will seek the help of specialists, no? Like Dr. Dyann Soriano, ay hindi po ito lalala at hindi po ito walang mangyayaring hindi maganda. So ngayon po, I have requested Dr. Dyann para po mag-offer sa atin ng closing prayer. Okay, sige po, let's pray. Heavenly Father, we praise and glorify your name. We thank you, Lord, for another opportunity na binigay niyo po sa amin to discuss on our rheumatic heart disease, rheumatic fever. And we thank you, Lord, for the wisdom na binigay niyo po sa aming mga doktor para po makatulong po sa mga pasyente. We pray, Lord, that lahat ng mga audience namin today will remember the points that we have discussed so that we may help prevent ang mga komplikasyon ng rheumatic heart disease and rheumatic fever. We thank you, Lord, sa biyaya na binigay niyo po sa amin sa pang-araw-araw. Salamat po sa kalakasan, Lord, and we also thank you, Lord, for always reminding us that you are our great healer. Kami pong mga doktor ay merely mga instrument niyo lang po. Ang kagalingan at kalakasan ay nanggagaling sa inyo, Panginoon. Again, Lord, we thank you for this opportunity, and we pray for everyone na nasa mga bahay nila na nanonood sa programang nito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po, Dr. Dyann, sa iyong panahon at sa iyong mga ibinahagi, and in also in believing in our advocacy, no? Yes. Dito po sa Adventist Medical Center Manila on health education and of course in lifestyle medicine. Hanggang sa susunod pong edisyon ng programang ito, Adventist Med Facebook Live, ito po muli ang inyong lingkod, si Wilson Sia, nagsasabing, "Lifestyle is indeed a medicine." Maraming salamat po and God bless you all.